Kapamilya, alam nyo ba na may isang napakalaking multi-sensory interactive museum sa Quezon City? Alamin natin yan mula kay Mix Bustos. Mix! Ate B, ngayong balik eskwela na ang mga bata, mahalagang aralin ang Philippine folklore. At sa interactive museum na ito, may tuturing na magical ang experience sa pagkilala sa iba't ibang mythological characters gaya ng kapre, tikbalang, at manananggal. Alam niyo ba na bago pa dumating ang Kristyanismo sa Pilipinas, may paniniwala na ang mga Pilipino sa life after death at sa langit at impyerno? Kung sa Greek mythology, si Hades ang god of the underworld. Sa Philippine mythology naman, si Sitan ang namamahala ng kasamaan o lugar ng mga makasalanan. Ang Diyos naman ng mabuting ani ay si Dumangan. Habang ang kanyang anak na si Dumakalem ang tagabantay ng mga bundok. At kung sa Greek mythology, may Minotaur na half-man, half-bull. Sa Pilipinas, may kalahating tao at kalahating kalabaw na kung tawagin ay sarangay. Makikilala ang mythological characters na ito sa 45,000 square foot interactive museum na Tales of Illumina sa Quezon City. Present din sa museo ang mga sikat na karakter ng kababalaghan gaya ng kapre, tikbalang, manananggal at mangkukulam. Ang mangkukulam ay pinaniniwalaang kapag may ginawa kang masama sa kanya, ay may ibabalik sa iyo ito na mas malala pa sa iyong ginawa sa kanya. Meron siyang hawak na maliit na manika na kung saan kukuha siya ng kapirasong buhok or anumang bagay doon sa kanyang kagalit at ilalagay ito dito. At bibigyan niya ito ng mga ritual na kung saan kapag gumamit siya ng needle, ay maapektuhan din ang taong gusto nitong saktan. Habang nililibot ang interactive museum, parang balik eskwela rin ako dahil sa life-size dioramas ng bawat kabanata ng Ibong Adarna at Florante at Laura. Yung mga adults, for them to feel like their kids again. Kasi dito makikita natin yung iba't ibang fairy tale settings na dati na kikita lang natin sa mga storybooks natin. Pero here at Tales of Illumina, physical settings na siya na parang part na tayo ng story. Para kompleto ang experience, pwedeng mag-tour habang naka-costume. Patok din sa mga bata at feeding bata ang activities tulad ng paggawa ng magic potions gamit ang slime at iba't ibang charms. Akin na to forever. Hindi ko sabihin yung wish ko kasi baka hindi magkatotoo. Bibilib din ang mga bisita sa makulay na show na tampok sa isang bahagi ng museo. O kapamilya, para sa mga gustong bumisita sa Tales of Illumina, bukas po ito araw-araw, mula alas 11 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ito po si Mix Bustos na nagtatanong kung alam nyo ba? Dahil ngayon, alam nyo na.